Yo, what's up everyone? Welcome back to my channel. So it's me again, your Madam V, short for Vanessa. At kung bago ka lang sa akin channel, well, nice to meet you. I welcome you with an open arm. So di naman kayo napadaan lamang. Huwag mo makalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para matitid ka sa mga videos na gagawin ni Madam V. Okay guys, in today's video, I'm so excited dahil may makakasama tayo sa gagawin nating vlog for today. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at ipakilala na natin ang ating guest for today. So, walang iba ko hindi si Ate Charing! Alay! Magandang araw din naman, Madam Bay. Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ate Charing? At maraming salamat dahil ikaw ay nakapunta dito sa aking gagawing video ngayong araw na ito. Ay, ako'y hihingi sana ng tulong sa iyo, Madam Bay. Sapagkat may mga lumalabas na parang maliliit-liit na mga butlig-butlig dito sa aking mukha. Eh, hindi ko naman mawari kung ano ba ito. Kung pimples ba o butlig-butlig lang. Pero kung iyong maalala, Madam Bay, di ba nung araw ay lagi sinasabi sa atin ng ating mga lola na kapag kadot may lumalabas ng mga pimples sa ating mukha ay tayo umiibig. Ay, ako naman hindi umiibig dahil sa matagal na may nagmamayari na aking puso. Ay, na ah, sige nga, Ate Charing, tingnan ko kung ano yung nasa gilid ng iyong mga mata. Ah, okay. Base sa aking pagkaintindi, Ate Charing, yung nasa pagitan ng iyong mga mata, gilid-gilid ng iyong mata, ay hindi siya pimples. Ito ay ang tinatawag na milia. Ah, milia pala ang tawag daw. Ate Charing, hindi siya pimples or tigihawat dahil ang pimples is po pwedeng maliit, malaki, na kulay pula at kung iyong sasalatin is medyo masakit. At kung manonotice mo is meron din siyang nana doon sa loob niya. While naman yung milia na meron ka ngayon is a small cyst, white bumps na po pwedeng lumabas sa pagitan ng iyong ilong, ilalim ng mata, baba. At kung manonotice mo din, Ate Charing, is mas madalas natin itong makikita sa mga bagong silang na sanggol. Pero po pwede rin siyang lumabas at any age. Hindi, milia pala ang tawag diyan. Isa lang kasi ang alam ko na milia, Madam Bay. Ay, ito ay yung milia-milia sa layo. Grabe, yung milia-milia sa layo. Pag ikay nagbibiyahe, yun lang ang alam ko na milia. Ha, patawa ka talaga, Ate Cherie. Ah, saan naman kaya ito madalas makuha, Madam Bay? Cause ng milia, Ate Charing, is most commonly occur due to the dead skin cell na natatrap dun sa pores ng surface ng ating skin. Ay, dapat ba akong matakot dito, Madam Bay? Ate Charing, hindi ka dapat matakot sa milia dahil sila ay harmless. Pero may mga bagay or mga sangkap na po pwedeng magpalaki ng ating milia tulad ng paraffin, liquid petroleum, paraffin oil, paraffium liquidium, petrolatum liquid, at petroleum oil. So, ito yung types ng mga mineral oil na po pwedeng magpalaki ng ating milia. Total na may naipaliwanag na kung ano ba ang milia, Madam Bay. Ano ba yung dapat kong gawin para naman kahit papaning mawala ang aking milia sa aking mukha? Okay, Ate Charing, po pwede kang pumunta sa isang dermatologist at magpe-perform sila ng isang procedure tulad ng cryotherapy. Ito yung liquid nitrogen that freezes yung milia. Oh, derma. Ay, di ba mahal yun? Ay, wala naman akong pera. Di, ibig sabihin ay, kung hindi ako makapunta ng derma, hindi na mawawala ang aking milia sa aking mukha. Okay, Ate Charing, huwag kang mag-alala dahil dito papasok ang ating second option, the natural and the homemade remedy. Ay, baka naman yan ay mahal din ha. Ay, wala akong pera. Baka naman sobrang mahal na may magagastos ko dyan. Kaya nga ako'y lumapit sa iyo, Madam Bay. Alam ko'y ikay maraming kaalaman sa mga ganitong hindi na ako gumagastos-gastos. No, Ate Charing. Wala siyang gastos dahil ang mga gagamitin natin ay nasa kusina mo lamang. Ay, sa kusina lang talaga? Ay, may mga ganun palang pagkakataon. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin yung Madam Bay. Gustong-gusto ko yung mga ganyang walang gastos-gastos. Okay, sandalit. Ihahanda ko lang yung mga gagamitin natin para dyan sa iyong milia. At eto na sila, Teacher Ring. So, inihanda ko na yung mga gagamitin natin para mas maipaliwanag ko sa iyo ng maganda kung paano ba mawawala ang iyong milia. Ay naman, Madam Bay, wala talaga akong masabi ko, hindi. Oh, wow na lang.
Sabi ko sa kanya, wait, kaya magdidikit ka lang sa akin, Ate Charine. Ano naman yung mga iyan na pwede mo na ipaliwanag sa akin nang maalis na itong mga mahilamahilya sa aking mukha. Okay, Ate Charine, ang una nating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang honey. Ang honey is highly applicable to treat milia dahil sa kanilang antioxidant properties which removes yung mga dry skin na meron tayo. So, ang gagawin mo lang is mag-apply ka ng honey sa iyong face for like 10 to 15 minutes at hayaan mo lang siya doon. And then after that is hugasan mo na ang iyong mukha. Ganun pala yung... So, ang second na po pwede mong gamitin para sa iyong milia tincturing is walang iba kung hindi ang castor oil. Castor oil can cure numerous skin problems tulad ng milia by having controlling yung oil production ng ating skin at meron din siyang natural healing properties na maganda para sa ating skin. So, paano ba natin magagamit ang castor oil, Ate Charine? So, kakailanganin natin ang power ng olive oil. So, kumuha lang tayo ng 1 tablespoon ng castor oil at 1 tablespoon ng olive oil. So, pag i-mix lang natin sila ng i-mix, pag na-mix na silang mabuti, i-apply natin siya sa ating face for 15 minutes. Gawin mo yung procedure na to 3 times a week for a couple of months. And then after that, makikita mo na yung result is nawala na yung milia mo. Ganun pala yun. So, Ate Charine, ang third na kakailanganin natin is walang iba ko hindi ang sugar. So, gagawa tayo ng sugar scrub. Ang sugar is malaki ang maitutulong sa ating skin dahil ine-exfoliate niya yung skin ng ating face at malaki ang tulong niya or very effective siya para sa milia. So, paano ba tayong gagawa ng sugar scrub? So, syempre, kakailangan na natin ng 1 tablespoon ng sugar. Kakailangan din natin ang power ng olive oil, 1 tablespoon ng olive oil. At kailanganin din natin ang tulong ng lemon. So, gagamit tayo ng kalahati nito. So, imimix lang natin yung all the ingredients. Ayan, pag samasamahin natin siya, imix well lang natin siya. At pag na-mix na natin is i-apply natin sa ating face for like 15 minutes. And then, hayaan mo lang siya doon. Do this procedure like 2 to 3 times a week. And then after that, after a couple of months, manonotice mo na talaga na medyo nagpe-fade out na yung milia na nasa iyong mukha. Hey! Aray, akalain mo yoy, pati pala itong matamis na ating ginagamit sa araw-araw ay pwedeng gamitin natin pampaganda. Okay, Ate Charine, so ang next na kakailanganin natin is aloe vera. Pwede ka rin gumamit ng mga fresh na aloe vera, lalo na kung may tanim yung kapitbahay nyo. Humingi ka na lang sa kanila, pero magpaalam ka muna bago ka kumuha dahil baka ikaw ay ma-broadcast. Ay, tama-tama, madambay. Yung kapitbahay namin si Ali Nena doon sa kabilang kanto, eh. Marami siyang tanim na aloe vera, eh. Ako'y mamimitas na lamang sa kanilang bahay. Ito kasi, Ate Charine, is meron siyang antioxidant and anti-inflammatory properties na maganda talaga sa skin ng ating face. Bago ka matulog, mag-apply ka lang nito sa iyong mukha at hayaan mo lang siya matuyo dun. And then sa umaga, hugasan mo na lang siya. Napakainam naman pala na rin. Oh. So, ang next na makatutulong sa'yo, Ate Charine, para tuluyan ang mawala yung milia na meron ka dyan sa iyong mukha is walang iba kundi ang patatas or ang potato. Meron dalawang paraan para magamit mo ang patatas. Pwede mo siyang gadgarin or kaya naman is gawin mo siyang juice. Yun, i-apply mo lang siya sa iyong face, hayaan mo lang siya doon, and then after a couple of days, manonotice mo na talagang nag-pepade na yung iyong milia. Ngayon, alam ko na, Madam Boy, bago ko iluto yung patatas ay gagamitin ko muna sa aking mukha. Okay, yun, last na makakatulong para mawala na talaga yung milia mo is walang iba kung hindi ang pag-i-steam ng iyong face. Kumuha ka lang ng mainit na tubig, hayaan mo lang na yung init nung tubig is pumunta sa iyong mukha dahil ito is makatutulong para ma-remove yung mga dead skin cell na meron ka. Ino-open din niya yung pores mo para tuluyan na mawala yung mga dead skin cell na meron ka. So, yan yung mga steps na baka tutulong sa'yo para tuluyan na mawala yung milia na meron ka. Please. Wow, Madam Bay, maraming salamat sa iyong tulong at lahat ng itinuro mo sa akin, gagamitin ko sa aking mukha ngayon.
At yan, Ate Charig, yung mga gamit, mga bagay na po pwede mong gamitin para tuluyan ng mawala yung milya na meron ka sa iyong mukha. Ay, maraming salamat, Madam Bay, at malaking tulong ito sa akin. Maraming salamat talaga. Walang anuman, Ate Charing. Welcome na welcome ka dito sa aking channel. Kung ikaw ay may mga problema o pinagdaraanan, pupwede kang magtanong muli sa akin at aasahan ko ang iyong pagbabalik sa aking YouTube channel. Ay, umasa ka dyan, Madam Bay. Ako ay lagi mong makakasama ngayon sa iyong mga programa dito sa iyong YouTube channel. Maraming salamat. So, hanggang dito na lang po ang aking video for today. At I hope is nag-enjoy kayo kasama si Ate Charing. At please don't forget to subscribe and hit the notification bell for updated ka sa mga videos na gagawin ni Madam V. Lahat na sabay-sabay at sama-sama tayong gaganda. Hanggang sa muli. Bye!